Yan. Ngayon tayo today. GPU. Taba. Alin mong camera yung gamit natin. Ito pala. Yan. So, ito ay galing ng Batangas. Tanawan City, Batangas. Yan. Tanawan City, Batangas. Batangas po siya. Open na natin siya. Ito ay video card siguro to. Balot ang ating GPU. Hindi ko lang matandaan kung anong problema nito. So, dami kasing customer natin kaya hindi ko na matandaan. Wala siyang sinulat, wala siyang love letter. Ngayon pala, mayroon pala sa loob. Mapangalan lang. So, wala na to. Tapon na to. So, ano rin na. Lagyan na lang natin yun ang bubble wrap. So, kay Sir B. Sir Gilbert. Yan to. From Batangas. Tanawan City, Batangas. So, di po, 150 Ti lang siya. So, okay. Marami nagpapagawa ng ganitong modelo. Siguro nung kasikatan ng GPU, siguro mabenta yung ganitong model. So, hanapin ko lang yung chat ni sir. Okay. Daddy, tapos na tayo. Ano yung ginagawa si Daddy? Okay. Nahanap natin ang customer na nag-chat. Chat? Lianto, si Sir Lianto, may-ari. Natabunan na yata yung ating customer sa chat. Lianto. Ayun, Sir Gilbert. Okay, cut natin, sir. Good day and... this day. Okay. So,
So, ang problem nito guys, ating nire-refer ay tubig lang pala siya. Isang tubig. Kailangan daw i-revolve. So, yun ang sabi ng technician ako nang gumawa. Kailangan daw i-revolve yung GPU. Ayan, so let's try. Kung rebooting ba siya or not. Kung tama ba yung diagnosis ng ating technician. Okay. Lock screen, pan spinning. So lock screen to. Tubig. Tapos sa okay, 4 gig. So, 4 gig dun siya at sa 2 gig. So, ito ay shorted missing capacitor label. Label. Missing capacitor daw. Ano yung sabi ng label? Label. So, kaya nakalagay. Unahin mo natin yung 4 gig. So, let's check first. Ate na? Dito na. Lalabas mo na kasama. Ano? Nagpasok-pasok. Nakabigin na ka ba? Ayan o. Oh. Walang nagkakaga sa bata. Mami, nakawala yan. Bantayan mo lang kung ayaw niya magpaano, bantayan mo lang siya. Kaya mo siya kung ano gusto ko. Mara di umiyak. Huwag mo na papasukin, bantayan mo lang. Okay, wait, sorry, maingay. Shorted ang ating 12 volts. So 3 volts, shorted. So dahil po niya tayo. Okay, ang 12 volts ang shorted. So, dahil 12 shorted siya, hindi natin siya i-open. Hindi natin siya i-test dahil short.
Well, this part is sorted. Some part of that. The bit is not sorted. Not sorted. Be around sorted. Sabay mo ba yung ano, LBC? Ha? Sabay mo. COD yan, si COD. Paano bang purpo ano ng COD? Ah, gunungan mo muna, tapos... Saan yung anong bayad? Yung shipping, tapos pagka natanggap niya na, di ba magbabayad na siya sa LBC, di ba? Hmm. Saka naman i-refund yung LBC. Para saan? Ha? Paano mong process? Video account? Oo. Oh. Pwede, ano mo na lang yung video? Saan ko yan? Sinag na? Saan? Ano pwede? Mahal dyan sa ano? Saan? Sa SF. Ipragail daw, sabi niya. Gusto nakapragail para dahil hindi maano. Masira. Saan po kung wala masyadong tao dun sa ano? Sa tao mo ba? Ano nanak sa Marco sa iyo? Masira. No, Mommy. Kaya ayaw niya sa'yo, Day. Siguro nasasaktan mo siya, Day. May plaques siya dito. Hindi mo sinasadya na ano, pero nasasaktan kasi siya sa kilos mo. Dapat dahan-dahan mag-ingat ka sa pag-ano sa kanya. Thank you.
Okay, narinig na natin yung shorted na pyesa. Ulit natin. Ito yung pyesa. Natin yung short line. Okay. 1.1 okay. 1.2 Riot mode. Good. It's working. Natin itong vortex. Okay. Up natin. Okay. Kahit ng gate, vortex siya. Sira. Nagyan lang natin ito ng box. Thank you.
Malamig na. Okay. Okay na, hindi na siya shorted. Yung tips natin. Kaya ating processor, meron tayong 26 may ohms naman tayo sa processor sa GPU ito. GPU chip, so ating ilang ohms ba? Kapatid natin ilang ohms? Sa ano tayo? Ohms tayo yung ating 1.8. Meron tayo 3K ating GPU gate, so meron tayong 2.8,
2.8 m, 2 m, so meron tayo 9k 9k. Isa ka memory space 5.m, so memory space okay 30. So sa ating coil, memory space coil, meron tayo 50 ohms sa ating GPU power coil. Meron tayo 1 ohms. Okay, so 1.0 volts. Okay, so test na natin siya. So far, napalitan ko na rin yung nasa likod dito, yung mga missing parts kanina na pinakita ng ating customer, yung mga may marking na napalitan na natin. So test natin siya. Natin kung uusok o gagana. Okay. So, buo kasi yung ating jeep, kaya mamaputukan tayo. Mabayarin pa tayo. Nag-iingat lang tayo masyado. Lagyan natin ng ano nyo. Ito. Ching. Okay, try natin yung pace. Power on. On tayo guys. Okay. Okay, kung may output, meron na. 1.8. 1.3. Okay. Okay, meron tayo. Check natin ang enable. Present, na mainit. So, natin dito 1 volt present. So, natin bias 1.8 present.
Pin 8, present pin. So, one ball. Okay. Try natin kung may display. Tayin muna natin. Ingat naman. Power on. Natin kung may display. Ayan, meron siyang display. Tingnan natin kung black screen or hindi. Tran! So may display siya. Ayan, so success ang repair natin. Ayan, okay na siya. List. Kailangan na natin stress test. Power up. Okay. Ayan, may display tayo. So, ang sira nito ay MOSFET. So, hindi ko alam kung bakit maraming nawawalang piyasa sa likod. So, yung MOSFET, sira itong isang MOSFET na to. So, shorted siya. Shorted siya, guys. So, ang value nito ay SM4377. Limitang nasisira yan. 12 volts yan eh. Ang input, 12 volts. So, tapos, may nawawala tayong resistor dito. Napalitan ko na siya, napalitan ko na siya, guys. Off the camera. Sa, so, yung marking kanina, pinakita ko sa inyo. So, nilagyan kasi ng marking ng customer. Ito, missing. Pinalitan natin. Tapos ito, missing. So ito, nilagyan niya ng missing. Pero ito guys ay walang connection. Walang piyasa to. Itong isa na yan, wala itong piyasa. So sinabi, akala niya kasama. So ito lang yung nawawala. Capacitor na to. Yan, yan o. Hiwit na siya, natanggal yung ano niya, pads. Pero meron siyang pinaskasan ko na lang. Then saka itong nasa gitna na to. Then, ito. Itong isa na to. Itong isa. Labo ng camera. Nag-autofocus pa. Ayan. Itong isa na yan. Yan. Sa memory page naman yan. Ah, sa memory. Backup to memory. Ayan. So, yung donor natin. So, siyempre may existing donor pa rin ako dito. Ito. Dito na lang tayo kumuha sa likod nito. Ayan. Kaya sa mga gusto mag-donate ng video card ninyo, pakidonate lang po. Donate lang po kayo para po makatulong sa ating ibang customer. So, malaking bagay kasi yung mga donation eh. Na-improve natin yung repair, di nakakatulong tayo sa ibang customer. Libre kasi natin binibigay yan sa kanila. Ngayon, kung kayo rin naman yung nagpagawa, libre din po natin kinakabit yun. Hindi ko pinababayad sa mga SMD parts at saka resistor parts na nanggaling sa donor. Libre po yan. So, walang bayad. Ang pinababayaran ko lang sa guys dyan ay itong mga gantong piyasa. Yung mga power MOSFET. Kasi mahal po ito, medyo mahal din. 150, 300, 800, depende sa part number. Ayan. So, yung ito, mahal din to. Memory controller, nasa 500 to. Tapos, bibihira pa siya. Ilang shop lang ang meron nito. Isa sa Lazada, isa sa Shopee. Sa Lazada yata ang nabili nito, wala sa Shopee. Ang value niyo nun ay RT-81-23-something ngayon. RT-81-23 C or A. Ayan. So, bihira siya. Ang marami, yung UP 17 ganyan, something. Yun ang maraming ano, tapos medyo mura. Yun yung iba kasi, mahal. Ito memory paste na to. Ayan. So, okay, next guys. Stress test ko na lang siya. Bali, dalawa yung set ng customer. Ito yung 4G. So, okay na, na-repair ko na siya. Salamat sa trust ng ating customer. Okay. Lagay ko na ito. Simbolin ko lang ito guys. And salang ko po stress test. In-update ko kayo later. Okay. So, ayan yung ating stress test.
ano siya, na-stress test na natin siya. So, pansin niya doon. Okay, ka lang sa inyo. Natin. Okay, na may stress test natin. So, ano na siya? 18 minutes na siya. So, ito yung ating specification. So, 4 gigs. 128 bit, so NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Ito test natin sa sensor. Kaya yung sensor niya, okay naman siya. Working fine. So, nasend na natin yan sa customer, yung result. Try naman natin sa 3D rendering. So, yun yung driver niya. Installed naman siya. Sa 3D naman. 3D rendering. Kaya natin dito. Kaya natin yung kanyang 3D rendering. Kaya may so yan yung label niya, shorted, pain, missing capacitor. Okay, working. Marinis na rin niya. Ang likod niya, clean. Waiting na lang yung stress test result. Rendering. CPU rendering. Try natin sa CPU rendering. So, dumami na uli ang ating dumating na GPU. So, 13 pieces na uli. Kahapon, 3 pieces na lang siya. So, dating 19 pieces. So, up and down, up and down yung ating mga dumadating na repair. So, yan. So, may magdo-donate pa sa atin ng GPU. So, shoutout po kay Sir Kaiser Aidan Flores. So, magdo-donate po siya ng GPU na donor board. Yan. So, makakatulong yung malaki sa pagre-repair natin. Donor para sa ibang customers. Hindi na sila bibili ng piyesa. Yan, hindi na kailangan magpakahirap pa. Yan, so sa gusto pa pong mag-donate, just donate lang po kayo ng mga GPU yung mga sira. I-accept po yan, na-accept po natin para mapagkunan natin ng mga pyesa na minor parts na mga libre, mga SMD, ganyan. Especially yung mga maraming nagpapagawa sa atin na palit na video card na 1050 Ti series. So yung family brand niyan, family same specs ng palit na 1050 Ti is mga SOTAC 1050 Ti. Parehas lang yun ng ano, at saka yung Galaxy 1050 Ti. So parehas po siya ng board, yung M na brand. So parehas din siya ng palit na 1050 Ti. Yung board nila parehas lang, pyesa, positioning, parehas lang. Kaya kung may gusto po mag-donate, just donate lang po, send yun lang po sa akin. Okay, dito sa ating shop sa Antipolo City. Ayan. So, batiin lang natin si Sir. Si Sir from Batangas. So, shoutout sa iyo, Sir. Salamat sa iyong pag-repair. So, narito na yung iyong pinarepair na pina-LBC mo. Working na po siya. Gumagana na.
Yan, nakita mo. So, pangalan niya ay si Sir. Yan. Lianito. Lianito, si Sir Gilbert Dison Lanto. So, Francis Tiu, Subic, Balite, Tanawan City, Batangas. Ayan, so, salamat po sir sa iyong pag-send. Huwag pa pa-refresh sa akin ng dalawang video card. Okay na po, gumagana na siya. It's working fine na po. So, malinis pa yung board mo. Matatagal pa ito. Alagaan mo lang sir ng thermal paste every 6 months. Then, paintbrush lang po. Yung paintbrush na hindi naman basa, huwag nyo na lang pong basain. Ayan, so dahan-dahan lang yung pag-paint brush, yung pagdagana ng, ano, paglilinis. So, marami tayo nagre-request na customers na yung mga customer na walang experience, how to clean the GPU, ganyan. So, gagawa tayong video para doon. So, halimbawa, ganito. So, paint brush lang, ganyan lang. Ayan, yung mga gabok lang. Tuyo naman ng ating GPU eh. Yan, dapat ganito siya kalinis, yung parang nangingintag-bintab. Ibig sabihin, naaalagaan. Wala silang alaga ni sir itong GPU na to eh. Ayan. Pero galing na rin ito kasi ng technician. Galing na ito ng ibang technician. So, hindi nagawa. Ang sabi ay GPU rebuild daw. So, hindi ko alam kung anong ginawa dito. Basta, yun yung sinabi niya eh. Galing na daw ng ibang technician at mga GPU na dumating sa atin na to. Galing Batangas. So, nagawa naman natin siya. So, success naman siya. So, mayroon pang next. Ito, 2 gig. Sa kanya rin to. So, subukan natin i-repair. Marirepair natin. Yung kanyang 4 gig, so success na po. Na-repair na natin. It's working fine na po. Ayan. So far, okay naman yung stress test natin. So, 3D rendering. Okay naman. Wala akong nakikitang issue. It's working fine naman. So, okay na yan. So, end up ko na yung video, guys. So, next naman tayo sa next repairing. So, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe para sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Like and comment. Then, I hope you enjoy the video. Okay, see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye po.